We touch. Okay, this is us to worship you. And in this morning, kapatid, there's something that is holding you back to worship the Lord, to declare that you listen to the Lord. I would like to share to you what David writes in Psalms 46. It says, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth give way and the mountain fall into the heart of the sea, though its waters roar and foam and the mountains quake with their streams, with their surging. There is a river whose stream makes glad the city of God, the holy place where the Most High dwells. God is within her. She will not fail. God will help her at break of day. Nations are in uproar. Kingdom fall. He lifts his voice. The earth melts. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. Come and see what the Lord has done, the desolation he has brought unto the earth. He makes war cease to the ends of the earth. He breaks the bow and shatters the spear. He bursts the shield with fire, and he says, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. Yung kapatid, hindi kayo nahihirapan pa na kinagdadaanan sa iyong buhay. At this early point, God is telling you that He is your refuge, that He is your strength. At sinasabi ng Panginoon, kapatid, be still. And upon knowing this, it will release us into worship our God. Amen? Amen. So let's declare the worship and worship our God. The power of God, the great God. Salamat po ako, Panginoon, sa iyong salita sa umaga nito. Salamat, Panginoon, for giving us an opportunity to once again hear your words of your God as we come here, Panginoon, to worship you and honor you, O dear God. Lord, tignan mo ang aming mga puso, Panginoon, na bagamat nagkaroon ng karunihan, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, Lord, imihingi kami ng pagpapalinis, Panginoon, ng sagayong, Panginoon, anuman nga kung aming sabitin, anuman nga kung aming ibigay sa iyo pagpupuri, Panginoon, is alam namin kalulugdan mo, Panginoon. Because we came here not boasting. We came here, Panginoon, with a humble heart, Panginoon, and seeking your presence to walk in our life. Because yes, Lord, we were going to admit, we feel sometimes exhausted, Panginoon. Sometimes we feel hopeless, Panginoon. Sometimes we are fear. And we don't know why. Because that is the word want to keep us. The word want us to shatter our faith. The world wants to leave us in trembling, in fear, so that we cannot see your greatness in our life. But this morning, Lord, thank you for this calmness. Thank you for this joy. Thank you for your comforting words at this very moment. By your promises that we will be clean, we are ready now, Father, to receive your words, to accept your blessings, to walk in your light, Panginoon, and to be guided by your Spirit, Panginoon. Kaya, Panginoon, malayang-malayang aking minus sa lugar na ito, Panginoon. Ngayon, Panginoon, we are ready to accept, Panginoon,
Panginoon, sa umagang ito, dear God, as you desire to talk to us, Panginoon, God, we are praying, Panginoon, the mighty name of Jesus, na anuman tahunan ang maaway sa lugar nito, ay aming ibinawag sa ating ginagawa. Let the joy of salvation, Panginoon, ang mamayari, Lord, sa aming mga puso sa umaga nito. We welcome you in this place, Panginoon. We welcome you, Holy Spirit, Panginoon. We welcome everyone of us. At patuloy, Panginoon, we are going to claim the victory, Panginoon. We are going to win the battle, Panginoon. And that's why we will be gladly and we will be always rejoicing, proclaiming your victory in our lives, Panginoon. Again, Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, ang may taas, may tamaan, at kapasarihan sa lugar nito. Ito po, Panginoon, ang aming nagkakaisasabing panalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Amen. Good morning po, mga kapatid. Good morning. Pati mo yung katabi mo. Ganda ko mga ka. Good morning. Baka yun na pa kayo magkatabi, hindi kayo nagpapatikan. Bago po tayo magsimula, mga kapatid, we would like to welcome. Meron po ba tayong for the first time na nakasama sa lugar nito? Amen. Pwede po mo makita ka nila, mga kamay. Amen. Praise the Lord. Welcome, sister, sa gawaan ng Panginoon sa lugar na ito, na kung saan wala po kaming ibang itinatanghal at itataas ko niya ang ating Panginoong Jesucristo po lang. Huwag kang mag-alala. Wala mamayang maghahatak sa iyo at bibigyan ka ng registration form at bibigyan ka ng registration fee. Wala po. It's okay. Amen. Praise the Lord. Mga kapatid, kailan ngayon nagsabi ng yes sa kausap niyo? Tatandaan niyo? Mr. Marian? Sorry. Natatandaan niyo, mga kapatid, kailan kayo huling nagsabi ng yes? Nung nag-yes kayo, nagawa naman, mga kapatid. Praise the Lord. May kilala kayong taong yes ng yes. May kilala kayo? Kahit anong sabihin niyo, yes, ma'am. Master Rene. Si yes, ma'am. Ano nakakatuwa makakilala ng isang tao totoo sa kanyang salita. Right? Na kapag anong sinabi niya is, gagawin niya talaga. And, pero isang katuwaan ng Panginoon, na gusto niyang ituro sa atin sa umagang ito. Na bakit napakahalaga na maging totoo tayo sa ating salita? Bakit napakahalaga na yung yes natin, there's something behind that yes. Bilang basta, yes, yes. Una. Kasi pagkamisan, yung yes natin, madalas lang natin gamitin, hindi natin nakita yung kahulugan. Parang maging habit mo na lang na mag-yes. Diba? Kaya kahit na anong tanong sa'yo, yes ka pa rin. Diba? Ba, kabawa, ano? Uwi ka na, diba? Uwi ka na ng isang yes? Yes pa rin, ha? Hindi mo na process kung ano yung mga tinatanong sa'yo. Parang gusto mong iwasan siya. Hindi mo alam kung bakit mo siya gusto iwasan. Papagalit ka pala sa kanya. O baka hindi mo gusto yung kanyang pag-uugali. Kaya yes ka na lang para matapos na yung usapan. Or minsan naman, yung yes natin, may kasamang kukunwari.
yung yes natin, nahaluan natin na konting no. So, na nagiging hindi ka panipaniwala yung iyong pagkatao base sa ating pagsagot. Mostly, kapag hinaluan mo na yung yes mo ng konting no or ng hindi katotohanan, mostly napupunta na yan sa pagsisinungaling. Hindi mo ba? Bawa, sabi mo, Sister, maganda ba ako ngayon? Bubulahin mo na lang. Kasi ang ganda mo ngayon. Pagkatalim. So, napakalaga po mga kapatid, na when we say yes, it really means yes. Yes means yes. At sa umaga nito, may dalawa po tayong Bible verse na pag-aaralan na binigay ng Panginoon para maintindihan natin talaga, no? Ano po talaga ang kahalagahan ng yes? Yung mga boys talaga gustong-gusto yung yes eh, sa kanilang nililiyan. Yung mga boys, no? Nililiyan talaga, no? Mabas ang aking pagliligyan, no? All this. Nililiyan, no? Nililigawan. Napakalaga ng yes! At ikaw naman babae, mag-isipan mo naman yung yes mo. Baka nalibre ka lang ng jolly spaghetti na may chicken, no? Nag-yes ka na agad, di ba? Natang may nagkwento sa akin, nilibre kasi ako kuya magpariban, kaya napa-over na ako. Matagal na akong nakakapagpariban. So, pahalagahan natin yung yes natin, mga kapatid. Kasi, sabi sa James chapter 5 verse 12, tayo pong lahat ay tumayo, and then sa Matthew chapter 5, cross-reference natin sa Matthew chapter 5, verse 33 to 36, ano po? Una, basahin natin sa James chapter 5, verse 12. Po, kung pagiging yung mga Bible, sundan nyo ako sa inyong mga mata, hayaan nyo basahin ko sa NIV. James chapter 5, verse 12. Above all, my brothers and sisters, do not swear, not by heaven or by earth, or by anything else. All you need to say is a simple yes or no. Otherwise, you will be condemned. Then let's cross-reference it on Matthew chapter 5, verse 32 to 36. And verse 38 says, Again, you have heard that I was said to the people long ago, Do not break your oath, but fulfill to the Lord the vows you have made. But I tell you, do not swear an oath at all, either by heaven, for it's God's throne, or by earth, for it is footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great king. And do not swear by your head, for you cannot make even one hair white or black. All you need to say is simple yes or no. Anything beyond this comes from the evil one. Let's all bow down and pray. Lord, naman namin mga pangyarihan sa land, Lord, maraming salamat muli pa ako sa iyo, sa aking sabahin. Pag mula ko sa mga sandali kita, Lord, itago mo ako sa iyo, sa iyong likuran pa ako. Lord, anuman nga po natitira pang pagbabatas pa ng sa akin, Lord, rugin yung Panginoon. Makalaya ako ako makakilos, Lord, sa akin. Kaya ang ilaman mo kung gamitin yung bilang iyong kasangkapan at daanan ng iyong mga salita ng puso. At turuan niyo po kami, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng isang matapang puso, Panginoon. Kung kailangan, durugin mo, Panginoon, ang aming puso. Lord, durugin mo, Panginoon, upang malamnam namin, Panginoon, ng iyong mga salita. Matahin ito sa aming mga puso, Panginoon. At nang sagayon, Panginoon, sa paglabas namin sa lugar na ito, Lord, tala-tala namin ang pagtubo, Panginoon, ng mga salita nito na may isa sa pamuhay, Panginoon. Minsan pa, Panginoon, sa ilaman po din kayo ng lahat ng papulit, pagsabat, pasalaman sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po na po, lahat po na po. Kung babalikan natin yung binasa natin sa Matthew chapter 5, no? So we saw that in these verses from 33 to 36, so Jesus closes cultural loopholes for lying. So pagsisinungaling. Diba? And then pertaining God,
alone as the source of truth. Ang ating Diyos Ama lamang, ating Panginoon lamang, ang source ng katotohanan. Wala nang iba kang babasihan ng katotohanan, kundi ang salita ng Panginoon. Hindi ko ba makakalita? And then, sinabi niya, sa verse 37, di ba? But let your words, yes, means yes, and no, no. So the excess of this is from the evil one. Kasi kung mga kapatid, once na ma-practice mo yung ganitong attitude, may isang karakter sa buhay mo na malidibig. Kung yung yes mo is yes, and yung no mo is no. So, ang karakter na gusto i-build ng Panginoon sa kanyang mga anak, isa ito, yung tinatawag na integrity. Integrity is the quality of being honest and fair. Honest and fair. And also, the state of being complete or whole. Kaya nga, honest and fair. Kaya nga nakakatuwa na makakilala ka ng isang taong totoo sa kanyang salita. Pinangangalagan yung kanyang salita. Hindi po ba? At ako'y nalulungkot din po na napakarami kong kilala ng mga Kristiyano puno na hindi totoo sa kanilang mga salita. Ito ngayon ng example. Rad, tagal mo nang tinagpupunta na si G. Sige kuya, atin ako. Oo, kuya, pupunta ako. Sige ha, saan kita ha. Umating yung CG, miski anino, hindi mo makita. Ang sisti pa nung buong araw mo hindi nakita, pero normal nakikita mo araw-araw. Mahirap yung gano'n eh. Buong araw mo hindi nakikita, hindi sabihin ayaw magpakita. May schedule nyo kung saan ka dumadaan, kapatid. Alam na alam. So, nakakalungkot po na mga kapatid na yung yes nila, yung oo nila, hindi nila pinapangalagahan. And once we agree on something, halimbawa naman, nag-agree tayo something, no? Sabi, sister, third week from now, mag-special number na. Oo, sinisama ako! Sige, special number tayo. Umating nyo ito third week, no? Special number na. Tumuho ka na muna eh. Tapos nung ano na, wala na. Hindi po ba mga kapatid? So, or sometimes, we agree something. Oh, magkaroon tayo ng contribution. Magkaroon tayo ng ganito. 3 months from now, magkaroon tayo ng pledge. Yes, yes! Sali ako dyan. Ano ako dyan? 2 months from, 2 months na yung bago yung nakatakdang. Sige, sali pa ako. Tapos 1 month from now na, may group chat yan. Magiging scene mode na lang. Hindi po na, puro mga yes, yes, yan. Oh, kapatid, reminder lang yung napag-usapan natin. Yan, ganyan yun. Scene mode na lang. Next week na yun. Scene mode pa rin. But we say yes. Right? It is necessary for us to be true to our word. Dahil hindi ito magiging isang magandang testimony sa buhay ng isang Kristiyano. Right? Paano ka mapapaniwalaan kung pabago-bago ang ginagawa mo? Kasi sinasabi mo, sabihin mo na, tanggapin mo na si Jesus at napakabuti niya. Talaga? Paano mo na patunayan yan? Hindi ko nakikita sa buhay mo. So napakahalaga na ikaw bilang isang Kristiyano na doon yung integridad. Kaya nga di ba sa pagbabalita, may integridad. Walang kinikilingan. Walang pinoprotekta. Ginagawa yung mga tagline nila because they want na ma-establish yung integrity. Sa cross-examination, during the trial, di ba? Yung magpo-cross-examine, ano yung dinidestroy yung magpo-cross-examine doon sa testimony? Integrity. Pipilitin na nagpo-cross-examine kung ano ang sinumpaan sa laysay nitong saksi na ito, mabalungkot, maiba na sinabi niya. Dahil once na mangyari yun at mabukal ito ng cross-examiner, sira ang integrity ng saksi. So, mababaliwala yung sinumpaan niya sa laysay. So, tingnan niyo yan everyday in your life bilang isang Kristiyano nasa cross-integration kayo. Yung cross-examine kayo yung mga wala, yung mga hindi pa sa Panginoon. Tinatignan nila na totoo yung sinasabi ninyo. At kahit unknowingly, may magawa kayong pagkakamali. Yan.
yan yung pangkakawakan nila. Hindi ko na kailangan yung Diyos. Parehas lang naman pala tayo. It is critical for us to understand, to build this integrity. So let your yes means yes. Amen? Four reasons na pag-aaralan sa umagang ito. Why should our yes means yes? Napakahalaga nito mga kapatid. Unang bagay, mga kapatid, kung bakit napakahalaga na ang yes natin should mean yes, is number one is that our yes should mean yes because the Bible provides example which teach us to say yes to the truth. Sinasabi ng Bible, when you say yes, dapat may kaakibang na katotohanan. Yan kung babalikan sa example natin kanina, sis, maganda ba ako? Mayroon ba? Sabi mo, yes, because you are fearfully and wonderfully created. It is based on the truth. Amen? Yan, nakatotohanan ng salita ng Panginoon eh. You're going to say yes, it's an affirmation of the truth. I'm just going to give you a Bible reference verses that when we say yes, they affirm to the truth. So yes is used throughout the Bible as a formal affirmation of truth. First verse is on Matthew chapter 9, verse 27 to 29. Again, yung basahin ko dito. As Jesus went out from there, two blind men followed him, crying out, "Have mercy on us, Son of David." When he entered the house, the blind men came up to him, and Jesus said to them, "Do you believe that I am able to do this?" They said to him, "Yes, Lord." Then he touched their eyes, saying, "It shall be done according to your faith." When they say yes, Lord, it affirms that the Lord can heal them. It affirms that the truth that the Lord is our healer. It affirms the truth that the Lord can give them sight back. So, hindi sila nagsabi ng yes. Para what? Bulahin si Lord. They say yes because they know the truth that Jesus Christ can heal them. Minsan, we make bola when we say yes, right? Para lamang magkaroon ka ng favorable answer, no? Yes. Oo nga, no? Tama ka. Para lang para close na, feeling mo close na close kaya nila. Tama ka, John. Pagtanim mo, di ba na nung nasabihin mo, di ba? So, there's a mix with the personality. Second thing, or second reference verse is on Matthew chapter 15, verse 26-28, and also it was cross-referenced on Mark chapter 7, verse 28. And he answered and said, "It is not good to take the children's bread and throw it to the dogs." But she said, "Yes, Lord, but even the dogs fed on the crumbs which fall on their master's table." Then Jesus said to her, "O woman, your faith is great. It shall be done for you as you wish." And her daughter was healed at once. So, alam niyo, familiar kayo sa istorya na to? It is a Samaritan woman na nag-a-ask ng healing sa ating Panginoon. Medyo drastic, medyo harsh niya yung pagsagot ni Lord sa kanya, no? Hindi kailangan, hindi nararapat sa mga aso yung pagdaing ng mga amo. Diba? But the woman said, "Yes, Lord." It is affirmation that he really know Christ, that alam niya yung kapangyarihan ng ating Panginoon. But still, she is willing to humble down just to have a whisper. You know the truth that God is a sovereign God. That's why, sinabi niya, "Yes, Lord, nag-agree ako sa iyo na ikay pumunta rito para sa mga healing anak." Pero naniniwala siya at katotohanan sa kahabagan ng Panginoon. At dahil dito, nasabi niya, "Yes, Lord, you will still going to give me."